I think in general, ang impeachment as a process is very political kasi numbers game yan. Kailangan may botohan sa Congress, 1/3 para mag-proceed yung articles of impeachment sa Senate. Tapos sa Senate, ganun din, magbobotohan din sila after presentation of evidence, 2/3 of the Senate, diba? Pero setting aside yung political aspect of impeachment, I think may basis kasi may culpable violation of the Constitution. Remember, yung legislative lang yung may power of the purse, yung mag-assign ng pera sa mga proyekto ng mga departments. Walang kapangyarihan ganun ang executive. Kung maaalala natin, pati yung DAP, di ba? May maling ginawa dun si Pinoy. Although hindi siya, walang impeachment na final, mali pa din yun. So, the fact na merong violation ng separation of powers is for me a culpable violation of Constitution. So, dapat may basihan. Pero again, at its core, yung impeachment process is very political. Well, dun po sa topic na kung may basihan ang pag-impeach kay VP Sara. Well, tingin ko naman po may basihan kasi ito po nag-umpisa nung pong humingi siya ng budget from the Office of the President, in which yung budget na ginamit ng presidente ay sa kanyang contingent fund. Nga, di umano, ay mali daw po yun. It's unconstitutional. So maybe that's one. And yung pong pag-transfer sa kanya ng ganong kalaking amount na naubos lang di umano sa 11 days na hindi po masagot ng OVP kung paano, kung saan, at kung bakit ganon kabilis niya ginastos. So, maybe those issue are already questionable. And on the other hand po, kung ba pinupolitika, well, that's one. Kasi alam naman po natin sa politika na kapag marami kayo and dinaan sa boto, well, majority wins, whether we like it or not. That's the fact. Thank you po, Sir Christian. Paki-edit na lang.